Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Uy! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Break Time. Hahabon ho sila kay Mayor Deo Makalma. Ano po mga lingkod, sina Ray Simayan? Minus Miss Thea Pechocor po, Sister L po, Elaine Api. Yun. Balas ang tigadwa tayo, Apo. Si Sister L. Ano daw yun? Dalagang-dalagang kasama natin ngayon, ha? Sa ating headlines, mga kaibigan, sa break time, panibagong oil price hike kasado bukas, diesel at kerosene, may taas presyong 90 centavos per liter, 30 centimos naman sa gasolina. Transport strike kontra PUV modernization muling ikinasab bukas, Metropolitan Manila Development Authority magpapakalat ng 800 na mga sasakyan para sa libreng sakay. Uy! Bagong Finance Secretary Ralph Recto Aba, opisyal ng nanungkulan, umupo na po bilang kalihim ng DOF. Mga opisyal ng Finance Department, hindi raw sasalang sa rigodon. Senado pumayag na sa tsa-tsa sa kondisyong limitado sa economic provisions. Ayon niyan kay Senate President Miguel Zubiri. Taas kontribusyon sa PhilHealth members. Tinuturan po ng employers. ECOP, nagpasaklolo kay Pangulong BBM. Deployment ng farm at fishing workers sa South Korea. Tigil muna dahil sa mga reklamong pang-aabuso. Sunog sa oil mill sa Alaminos, Laguna. Lagpas 30 oras na. Pinsalado ho ng sunog, tinayang na sa higit sa 20 milyong piso. Police Colonel na nanakit ng waiter, nagpaputok ng baril sa isang resto bar, sinibak sa serbisyo. Manila LDU, Aba Tondo, handa na raw po sa piyesa ng Santo Niño sa Tondo sa araw ho ng Linggo. At mas malamig na panahon asahan sa mga susunod na araw dahil sa amihan, ayon po yan sa PAGASA. Hindi, may susot mo na yung ano mo. Dress code? Ah, oo, di ba? Japan. Matatakot-takot na kapal ng mga jacket. Ganun ba yun? Balat ng ano yun eh. Ano? Balat ng aso, joke. Aso, huwag naman. Animal cruelty po yun. R.H. Break Time. Ito na po tayo sa detalye po ng ating mga balita. Muli magkakaroon daw po ng pagtaas sa presyo ng petroleum products bukas, January 16. Sa anunisyo ho ng oil industry sources, abay may tig 90 centibos. Nadagdag presyo po sa kada litro ng kerosene at diesel. Ang gasolina naman po ay magtataas ng 30 centimos bawat litro simula rin po bukas. Nung nakalipas na linggo ho'y nagkaroon ng katiting na pagtaas sa presyo ng petroleum products. 10 centimos bawat litro. Ay, tapos ang bukas ang itataas, mas malaki pa. Ha? Mm-hmm. Talaga naman. Ay, sinasabi ko eh. Oo, paano yan? Di kailangan mo nang ipa-full tank ang iyong Ferrari, Miss Lane. Maglalakad na lang ako. Silver Ferrari mo, ano ha? Ang pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende nga raw po sa galaw ng presyuhan sa pandaigdigang merkado. Samantala, nakahanda naman ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa magiging epekto sa pampublikong transportasyon ng gagawing transport caravan ng grupong Piston at Manibela. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, bagamat walang tigil pasada, mayroon silang nakaandang 800 na sasakyan na handang magbigay ng libreng sakay sa mga commuter. Dagdag pa ni Artes, hindi lamang sa Metro Manila nakamonitor ang MMDA, kundi maging sa buong bansa. Inaasahan namang lalahok ang nasa 1,500 na mga driver at operator sa isasagawang marcha mula UP Diliman hanggang dyan po sa May Menjola. Eh kung kalahok yung mga 15,000 ba yun, ang mga chuper? Mm-hmm. Ay, hindi, tigil pasada pa rin yun.
1,500 lang daw. Ah, 1,500 lang ba? Hindi 15,000? Hindi 15,000 eh. Oh. Dinagdagan ko pa pala. Dinagdagan mo sa zero. 1,500, yun. Ayun. Sasama nga ho ang grupong Piston sa isa sa gawang malaking transport caravan ng grupong Manibela bukas. Ang book ay Modi Floranda, National President ng Piston. Target nilang mahigitan ang bilang ng mga sumali sa kanilang kilos protesta noong Disyembre. Kaugnay po ito ng panawagang payagan silang makapag-renew ng prangkisa at makabiyahe. Una noong sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na sila'y magmamarcha mula UP Diliman hanggang Mendiola. O ito, binabanggit ni Mar Valbuena eh, ha? Abay, lalahukan daw ng hanggang 15,000? Oh, kinulang ng zero yung isa nating writer. Talaga naman, no. Okay, confirmahin nga natin ano ba talaga yung bilang. Oo, siguro ating alamin mamaya sa mga grupong transportasyon. Ano, kina Mar Valbuena uli at kaya ka Modi Floranda. At kaugnay nga niyan na kay Ray, magsasagawa naman ng random checks sa mga jeep ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pagsapit po yan ng Pebrero, una na rito, inanunsyo ng ahensya na ituturing ng colorum ang mga jeep na hindi pa rin nakapag-consolidate matapos ang January 31. Sabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, upang mapadali ang pagtukoy, pinagpaplanuhan din nilang magpaskil ng sticker sa mga jeep na nakapag-consolidate na. Dagdag ni Guadis, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Land Transportation Office o LTO at sa Metropolitan Manila Development Authority sa pagsasagawa naman ng random checks sa mga jeep. RH Break Time. Kaya siguro payo natin, Miss Elena, sa mga kababayan natin bukas, dahil hindi rin kinansel yung number coding. Agahan ng pagpasok para hindi iwas mali. Sa bala. Yes, talaga naman, no. Baka mamaya 8 yung pasok nyo, makarating kayo alas 9 na. Oo, di ba? Baka ang pasok nyo 7 o'clock, makarating kayo alas 12 na. Sobra-sobra naman yata yun. Grabe. Kinala pa yung nasa Reno na. Di ba? Para may translation na. Translation na. Diyos mio naman, no. R.H. Break Time. Aminado ho ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na mahirap daw hong tukuyin kung ang pumapasada sa kalsada ay consolidated na o hindi pa. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Attorney Zona Rosette Tamayo ng LTFRB NCR na naipag-ugnayan na sila sa LTO at MMDA para sa pagpapatupad ng magiging sistema sa lansangan. Bukod dito po ay pinagdadala naman ang mga chuper na may consolidated unit ng kopya ng kanilang application for consolidation. Simula February 1, bawal na hong pumasada at ituturing ng colorum ang mga unconsolidated na jeepney sa NCR. Tayo ho ay nakikipag-ugnayan ho sa LTO because the enforcement po on the road will be done by our LTO po, no? Hindi po sa LTFRB. Pangalawa ho, we've also been coordinating po with MMDA para din ho ma-inform din po ang ating mga LGUs. But again po, tama ho kayo, mahirap ho talaga. That's why we're coordinating ho with LTO on how to do and how to implement this on the ground. Yan po ang tinig, mga kaibigan, ni Attorney Zona Rosette Tamayo ng LTFRB National Capital Region. Ang napapansin ko lang kay Ray doon sa mga jeep, may nasundan akong jeep nung isang araw eh. Mayroon nakalagay na sticker kung saan cooperative siya. Nakita ko sa may Tagiliran so, niya. So, na-identify ano kooperatiba. I think yan din ang pinag-aaralan nila, maglagay ng mga sticker para alam ng mga otoridad kung sino-sino ang kanilang huhulihin. Kung may kung sticker wala, ligtas ka. Yes. Paano kung pikein? Yun lang. Diba? Paano kung galing sa University of Recto?
yung sticker. Magaling pa naman dyan gumawa. O diba, baka tig-ano lang yan, ilang sentimos lang yan, etnib, no? Ilang piso lang, ha? Talaga naman, no? Pero sana wag namang mangyari yung gano'n, ano? Pero pinag-iisipan pa lang nila, may nakita na agad tayo sa kalsada. Abay, buti naman, ano, ha? Kumagawa na ng paraan. Samantala, halos walang magiging pagbabago sa kita o profit ng mga jeepney driver kung magpapasailalim sila sa isang kooperatiba. Ito ang sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chief Andy Ortega sa gitna pa rin ng issue sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Ortega na ang pinaka-importante sa lahat ay magkaroon ang jeepney drivers ng mga benepisyo. Narito po ang pahayag ni Office of Transportation Cooperatives Chief Andy Ortega. Kasi ang driver natin, tapos na po yung relasyon ng driver-operator, they now become a member of cooperative. Sabi nga po, unang-una, once naging full na po yung kooperatiba, salary-based na po yung mga drivers natin. May overtime po yon pag lumagpas ng 8 hours. Tapos sila po ay magme-member na ng SSS, Pag-ibig, at saka PhilHealth. So, ang mga drivers po mula ngayon ay para ng empleyado po sa Makati or sa Cubao. Tapos po, as member ng co-op, may dividendo rin po yun, no? May dividendo po. Paliwanag ni Ortega, magkakaroon na ng sahod ang mga jeepney driver tulad ng mga empleyado dahil sahod na. Oo, may sahod na. Hindi lang na. Boundary lang. Boundary basis yung iba, kaya siguro yung iba nagbababa sa gitna ng pasahero. Oo nga. Kakamadali. Tulad kayo, may sinusundan ako. Abay, nagbababa naman sa gitna ng kalsada, Diyos mo yun naman. Tapos ang tagal tapos pa. Tapos saka go signal na. Mantakin mo yun. Pati tuloy si Lakay Mayor Deo, mabibisit sa ganun eh. Ha? Ako, may nasunod. Sabi ko, parang mga penguin, ang tagal pa bumaba. Grabe ka naman. Diyos me. Parang sobrang taba naman ng bababa sa jeepney. Hindi, aba. Yung ang bagal na sandami. Yung parang yung sabay-sabay sila halos. Yung sakay ng jeep, parang lahat sila, iisa yung bababa. Diba? Ang tagal. Ihihi pa naman yun. Ako. Matutugtugan mo yung Ave Maria. Samantala, ito nga paliwanag ni Ortega, magkakaroon na daw ng sahod ang mga jeepney driver tulad ng mga empleyado dahil nasa ilalim sila ng isang kooperatiba. Una na rito, sinabi ni Piston President Modi Floranda sa DZRH na tutol sila sa sistema ng sahuran dahil mas malaki ang arawan nilang kita kumpara sa arawan nilang kita sa boundary system kumpara dito sa ilalim sa kooperatiba. Yes. RH Break Time! Hoy, sampay pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time at nagbabalik na po rito sa ating program sa DZRH si Lakay Mayor Deo Makalma. Hoy, yung pong bagong finance secretary po natin na si Secretary Ralph Recto, aba, official na hong nanungkulan bilang kalihim. Pero yung pong pangamba na baka magkaroon daw ng rigodon sa mga opisyal ng DOF o Finance Department, aba, hindi raw po mangyayari yun. Senado! Miss Elaine! Ang Senado naman, pumayag na sa cha-cha. Sasayaw ni sila ng cha-cha? Sana all marunong sumayaw ng cha-cha. Sa kondisyong limitado lang, Lakay Ray. Limitado sa economic provisions. Ayun. Pero heto naman ang nakakabwisit na balita sa mga miyembro ng PhilHealth. Abay, yung pagtataas sa kontribusyon, ha? Abay, gagawing 5%, ha? Medyo malaki. Takim mo yun, ha? Pero sabi Lakay Ray. May nakikinabang ba sa PhilHealth? Ha? Mga opisyal lang yata ng PhilHealth na nakikinabang eh, ha? Talaga naman, no. Huli na daw yan, Lakay Ray, eh. Huli na daw, eh. Under the Universal Healthcare Talaga. Law. Okay. Samantala, ito naman, deployment ng farm at fishing workers sa South Korea. Eh, naku, yung mga gustong pumunta ng South Korea. Mga seasonal workers ang tawag pala sa kanila. Yung mga seasonal workers. Tigil daw po muna yan dahil may mga pang-aabuso pala doon. Ano ba yan, no? Yung pong malaking sunog sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna, abay nagpapatuloy pa rin. Higit 30 oras na. At higit na rin po sa 20 milyong piso ang naabo sa naturang sunog. At yung police colonel po na nanakit ng waiter at nagpaputok pa ng baril sa isang resto bar. Hala. Diyan to sa may Quezon City, di ba, Lakay Ray? Oo, yan, sinibak na po sa pwesto. Happy Fiesta, Pit Senor, Pit Santo Niño. Sa Manila, sa Tondo, Maynila daw po, handa-handa na raw po sila sa araw ho ng Linggo. Yun. At
mas malamig na panahon. Asahan na yan sa mga susunod na araw dahil sa amihan. Talaga. Puso ng yakapan na naman yan. Malamig ng panahon na naman. Humayo kayo at magkumot. Pilipinas ang oras, alas 4:21 ng hapon. Oras sa Sister L. 4:27. Maraming salamat talakay Ray at sa detalya pa rin ng ating mga balita. Ako, abangan mo itong balita natin sa isang sexy actress, Sister L. Bakit lakay? Abay, yung kinason ng indecent publication. Baka makulit ito ng 12 years. Grabe, wow, lakay. Lupit. Yan ba yung nakaraang taon? Yung malalaswa na super laswa. Ayan. Mamaya ang detalye niyan. Samantala, porma nang inilipat ni dating Finance Secretary Ben Jokno ang kanyang tungkulin kay dating Congressman at dating Senador Ralph Recto. Ang turnover ceremony ay ginanap sa tanggapan ng Department of Finance sa Ruas Boulevard, Manila kanina. Sa maikling statement, sinabi ni Jokno na siya ay naniniwala sa kakayahan at karanasan ni Recto sa larangan ng pananalapi at kabuhayan. Tinukoy ng dating Finance Secretary ang economic at tax reforms na isinulong ni Recto sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang isang mambabatas. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Recto na isang malaking karangalan at hamon na natanggapin mula kay Jokno ang pwesto ng pagiging sekretary sa Department of Finance. Samantala, sa kaugnay na balita, inanunsyo ng bagong talagang kalihim sa Department of Finance na hindi magkakaroon ng rigodon sa kagawaran. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, mananatili sa kani-kanilang mga posisyon ang mga opisyal ng DOF. Pero itinalaga ni Recto si Undersecretary Maria Luwalhati Durotan Joseco bilang kanyang Chief of Staff. Noong nakaraang linggo, formal nang nanumpa si Recto bilang kalihim ng DOF, kapalit ni dating Secretary Benjamin Jokno na board member ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Cool off daw muna si Secretary Jokno. Chill-chill lang muna. Chill-chill lang muna. Bigyan ng pagkakataon ng kanyang love life. Family. Ayan. Samantala, pumayag na ang liderato ng Senado sa pagbabago ng ating saligang batas o charter change, pero limitado lamang dapat sa economic reforms o provision. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, kasama si Senate Pro Tempore Loren Ligarda at Senator Sani Angara, ang joint resolution of both houses number 5. Ito yung resulta ng pagpagpulong kay Pangulong Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nung nakalipas na linggo. Inamin ni Zubiri na naalarma siya nang nakarating na sa kanya ang impormasyon na meron na palang People's Initiative. Kaya agad siyang nangipagpulong kay Pangulong Marcos. Nagbabala si Senate President Zubiri na kung ipipilit ng Kamara de Representantes ang People's Initiative ay baka dito humantong sa isang constitutional crisis. Natampaliwanag ni Senate President Migs Zubiri. And that is why we have prepared a resolution now signed by myself, Senator Loren Legarda, and Senator Sani Angara on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. So with this, we had asked the majority members had asked Senator Sani Angara to lead the subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sani Angara kasi kailangan talaga natin dito ang abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede para dito sa usapin na ito.
Posible namang baliwalain ng Commission on Elections o COMELEC ang mga pirmang makukuha sa People's Initiative sa pag-revisa ng konstitusyon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na mapapawalang bisa ang pirma ng mga botante kung mapapatunayan na sinuhulan sila ng pera. Maaari rin aniyang maharap sa kasong graft at malversation ang mga taong nagsusulong ng kampanya kung gumamit sila ng pondo ng bayan. Narito po ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia. Doon po mismo sa aming resolution, yung resolution 10650 na pibilang gabay namin sa ating People's Initiative, nakalagay po sa section 60 noon na hindi po pwedeng gumamit ng pondo ng pamahalaan, lalong-lalo na ang purpose ay mag-secure ng signature ng ating mga botante para lang sa isang People's Initiative. Ibig sabihin, kung mapapatunayan na ang boto ni Juan o pirma ni Juan, ni Maria, ni Jose ay nakuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o pagtanggap ng pera, yan po ay pwedeng ipabaliwala kapag ka nandun na tayo sa punto ng verification, which is, so again, matagal pa po yun, yung verification, kung sakali na may ma-file na petition sa amin. Samantala, sinabi rin ng COMELEC chairman na hindi raw kasama sa pagkagastonsan nila ang People's Initiative. Sinabi ni Chairman George Garcia sa ito'y isa gitna ng umuugong na isyo sa pagsusug o charter change na idadaan sa People's Initiative. Paliwanag ni Garcia ang nawala at bumalik na pondo sa kanila na nasa 17.4 million ay nakalaan para sa midterm election sa 2025. Narito ang paliwanag ni Chairman Garcia. Nung tayo pa ulit-ulit na nagmamakaawa na ibalik yung nabawas sa aming 17.4, wala tayong pinag-uusapan na People's Initiative, hindi lumalabas yan. Mm-hmm. And therefore, nung binalik sa amin yan, wala po kami ine-expect na People's Initiative. Mm-hmm. Yan po eh, para sa amin, binalik yan doon sa mga pangangailangan na dinitalya namin sa nung kami ay nagdedepensa ng aming budget. Maaari pong napunta yan sa ibang item or na mismo hindi naman doon sa pinanggalingan ng mga items, pero ang sa amin po, basta yan dapat ay nakalaan sa preparasyon ng national and local elections. Mm-hmm. Sapagkat talaga pong kakailanganin natin ng malakalaking pondo, nakadetalyo naman po yung aming sinabi ng mga pagkakagastusan. Mm-hmm. And, sana po medyo sa puntong ito, mawala muna sa isip na ayan, nakalaan dyan. Eh, hindi naman po yun, as far as the COMELEC is concerned, hindi po yun binalik sa amin na doon sa intention na yan. Hindi katulad sa premium rate hike ng Pag-ibig na sinusuportahan ng mga employer, tutol ang Employers Confederation of the Philippines sa dagdag kontribusyong ipinatutupad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Sergio Ortiz Luis Jr., presidente ng ECOP, sumulat sila kay Pangulong Bongbong Marcos para muling i-delay ang taas kontribusyon ng PhilHealth gaya ng ginawa noong pandemya. Sa panawagan ni Ortiz Luis, ayusin muna ang implementasyon ng Universal Healthcare Law para maramdaman umano ng taong bayan ang dagdag na kinakaltas sa kanila. Kahati kasi ang mga kumpanya sa 5% ang premium rate ng PhilHealth para sa mga formal worker na sumasahod ng hanggang sa 100,000 pesos sa isang buwan. Narito po ang pahayag ni Mr. Sergio Ortiz Luis ng ECOP. Basta sinasabi namin, ayusin muna bago magtaas. At kung maaari, i-revamp ng gusto para maayon yung universal health system natin, magandang batas. Mm-hmm. Eh, pero pagka mag-implement ganyan, paano wala yung batas. Para sa mga artista at hindi ma-artista na nagpapalabas ng mga malalaswang panoorin sa FB, sa TikTok, abay makinig po kayo, ha? Dahil nasampulan na ang isang controversial na bold actress. Bold actress ba ang kategory nito o sexy actress lang? Ngayon lang kaya ang term na ginagamit niya, sexy actress. Ah, ganun ba? Hindi na bomba actress. Parang on, parang wala na masyadong gumagamit lakay nung bold. Sexy bold. Na lang. Sexy okay. Na lang. Okay. Kaya lang hindi sexy abutin niya rito. Ayan. Dahil sinampan na po sa Korte Mahabigan ang isang sikat na controversial na sexy actress. Dahil sa paglabag sa revised Penal Code Article 201
on indecent publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Ang kaso ay nagugan sa sinampang reklamo ng grupong kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas na kinakatawa ni Dr. Leo Olarte na dating Pangulo ng Philippine Medical Association of the Philippines laban kay Tony. Ito pala ang tunay niyang pangalan, Tony Marie Fowler. O lalong kilala sa pangalang Tony Fowler, isang sikat na social media personality na may milyong followers. Lakay. Talaga? Ano kasi siya lakay? Si Tony ay vlogger yan, lakay. Ah, vlogger ba ito? Tsaka before, prior to that, lakay, dati na siyang nagpe-perform sa mga ano? Saan? Sa mga... Hindi ko alam kung club or whatsoever. Pero dancer din kasi siya lakay. Ah, agogo dancer ba ito? Hindi ko alam yung agogo lakay. Pero kasi siya lakay ay mayroong 8.15 million subscribers on YouTube. Wow. Kaya naman pala, ha? Diba yung pinapanood ni Het Del Moro at saka ni UL Reyes? Mukha lakay. Ang kaso ay dahil sa... Kaya naman pala, ha? Ang kaso ay dahil sa mga malalaswang music video. Na kanya ipinuo sa kanyang YouTube channel katulad na lamang ng mga awiting naku Diyos ko po Malibog Paglasing ano ba yan at Masarap na Mami at iba pa. Papakita ko sa iyo mamaya yung video niya. Ganun ba yan? Oh, grabe. Yan yung nagbabiral lakay. Yung pinanood ko sa iyo. Alam mo naman, conservative ako. Di ako nanonood sa ganyan, Sister L. Ha? Oo nga pala. Okay, tama. Hindi ko alam na may ganyan pala. Ha? Ayan. Si Lakay po ay hindi nanonood naman. Pambira kahit ba't di mo sinabi sa akin kaya nanonood dito. Sa naturang mga video ay makikita si Tony Fowler na sumasayaw at kumakanta na may malalaswang paggiling at iwinawasiwas pa ang mga sex toys. Naku, Diyos ko po mahabagin, Lord. At meron pang kasamang minor de edad na babae sa kanyang video. Alang hiya, ano ha? Nagdamay pa ng minor, ha? Kasama din sa lyrics ng mga bastos sa katulad ng mga salitang tulad na lamang ng masarap ang po. Ah. At kanto. Ah, ba yan? Atchu. Ah. Wag ko nang ituloy mga habigan. Gusto mo ituloy ko ba? Ang alaswa eh. Wag mo nabasahin yung mga lyrics na yun. Kasi ako lakay, hindi ko pinakinggan, pinanood ko. Alang yung mga lyrics naman. Kasi mayroon naman siyang parang yung lyrics ng song nandun sa baba. Ganun ba yun? Dapat hindi pinapayagan. Saan may pinapalabas? Sa YouTube? Sa YouTube channel, Lakay. Sa FB. Sa YouTube, Lakay. YouTube, tapos nilabas yata sa FB, diba? Ang problema, Lakay, kasi of course, ano yan, parang naka-simul post. So, yung iba na naka-post sa Facebook, nasa TikTok, yung iba. At ang problema dyan, Lakay, kasi may mga taong kumukuha. Alam mo yung mga kukunin yung content ni ganito para mag-trending. So, kumalat na siya ng kumalat. Kaya pala. Screenshots. Ito ba yung tulukan na ni Val Gonzalez? Ang nasabing malalaswang video, Sister L, ay umani naman ng milyon-milyong views sa YouTube at sa Facebook. Curious kasi ang tao. At malamang ay napod na rin ng mga bata dahil nakapublic ang content na ito. Wow! Yes, so... lang hiya, ano ha? Ilan taon na ba itong si Tony Fowler, ha? Alam ko, Lakay, ano na siya eh. Adult na ba ito? Naman, Lakay. May anak na yan, Lakay. Ha? May anak na? May anak na yan si... May anak na pala, Tony. Ganyang kalaswa. Di siya nahiya sa kanyang anak, ha? 30 years old lang siya. Ilan? 30 years old lang, according dito sa ating internet celebrity. Ayan. 30 years old pa lang siya. Ayan. Nako, ito ang nasabing kaso laban kay Tony Fowler ay isinampanan ng Pasay City Prosecutor's Office sa Pasay City Regional Trial Court. Wow! Ang kasong ito na
paglabag sa revised penal code Article 201 na lalong kilala sa Indecent Publication in Relation to Cybercrime Prevention Act. Alam mo ba, Sister El, kung ano ang kaparosan nito? Ano na kay? Sige, doon ka magsasayaw sa kulungan, Miss Tony Fowler. Ayan. Patay ka ba? Kitang-kita ang mga ebidensya eh, ha? Ayan. Ang kasong kinakarap ni Tony Fowler na nasa korte ngayon, kapag napatunayang guilty, ay merong kaparusahan na pagkakakulong ng hindi bababa sa 12 taon. 12 years imprisonment, grabe, Sister Ella. Mm-hmm. Lamang sa bagay, siguro kumita doon sa YouTube, magkano bang kung milyon-milyon, magkano bang kinita nito. Ayan, yung kinita niya sa YouTube, pangabayad na lang sa abogado. Ayan. Kasi sila kaya malakas siya sa YouTube. Ganun ba? At alam mo bang lumalabas yan sa ang probinsyano? Ay, ha? Ang probinsya. Ano ba yung ngayon? Batang Quiapo? Batang Quiapo? Batang Quiapo. Lumalabas din doon? O, yun doon siya lakay. Aba, Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Best friend. Mokang. Best friend siya ni Mokang, ni Lobby Podon lakay. Ah, ganun ba? Walang yan naman. Ba't may sinasama pa yan doon? Baka meron din kantang ganun na malalaswa. Wala naman. Sino lakay? Si Tony Fowler doon sa wala Batang. Naman, wala naman. Kasi si Coco naman ang nagko-control ng show na yun. Eh. Kaso lakay. Pero nandun siya lakay. Oo, isa siya sa mga actress. Ayan. E di, paano yan? Baka magpatulong kay Supremo. At kay Coco Martin. Ha? Samantala sa ating mga reports. Pangulong Bongbong Marcos hindi raw misinformed sa PUB Modernization Program ayon sa Office of Transportation Cooperatives. Hindi misinformed, binolan nyo lang. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Latay, Sister El, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PUV Modernization Program. Ito ang sagot ni Office of Transportation Cooperative Chairman Jesus Ferdinand Ortega sa akusasyong hindi alam ng Pangulo ang totoong sitwasyon sa implementasyon ng programa. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Ortega na bago sila nakipagkita kay Pangulong Marcos noong December 12, ay updated ang listahan na ibinigay nila sa Pangulo hinggil sa bilang ng PUVs na sumali na sa consolidation. Maigpit rin anya ang utos si Transportation Secretary Jaime Bautista na maging transparent sa lahat ng impormasyon. Kaya naman ayon kay Ortega, desidido si Pangulong Marcos nang sabihin nitong wala ng extension ang consolidation. Sa katunayan, kasama sa direktiba nito na magpatupad ng ibang mga programa para matulungan pa ang mga driver at mga kooperatiba na mapahusay ng husto ang modernization program. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babalikan natin lang pang detalya ng ating mga balita. Sila maawa dun sa libu-libong pamilyang gugutumin, walang mawalan na hanap buhay. Di bale, bukas malalaman natin yan. Baka mamaya ipagka narinig ng Pangulong Marcos ang resulta ng imbestigasyon ng Kongreso, baka malinawan ang ating presidente. Standby, Christian Manyo. Standby, Manang Milky Rigonan. Standby, Raymond Dadpaas. Standby, Edniel Parosa. Aba, ang ating commander-in-chief, ha? Abay, for the first time yata, Edniel, pinangunahan ang command conference ng Armed Forces of the Philippines. Wow! Ano bang napag-usapan nga dito tungkol sa national security? Standby, Val Gonzalez. Ano man nangyari kay Jano Gibbs? Ba't humingi ng public apology sa PNP? Ha? Ang gusto niya siguro lakay, mag-sorry sa kanya ang PNP dahil sa mga lapses sa investigasyon ng pagkamatay ng kanyang ama. Dahil dun sa mga lubas na video ng Soko. Galing sa Soko yata yun. Mga nag-leak ano? Na video lakay. Yung, di ba, medyo masakit nga naman yung gano'n. At sa COB, sa Kim Chu at Paolo Avelino, nag-positive. Ha?
Ha? Sa COVID-19. Ah, akala. COVID lakay. Kala ko pregnancy test. Hindi naman sila mag-jowa eh. Ah, di ba? Kala ko mag-siyota. Kala sila lakay ko actor kasi magkasama sa taping. Okay. Standby, Ali Ekatlo de Fort. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Uy, tika muna, ha? Congratulations nga pala dun sa manugang ni Mr. Michael is my guy. Oh. Aba, naka-hole in one. Aba, galing naman. Galing naman yung lakay. Naka-hole in one sa hole number 6 sa Manila Golf gamit ang Honma 9 iron. Wow! Teka muna, hole number 6 sa Manila Golf, ha? And Country Club. Diyan din naka-hole in one si GSIS President CEO Wick Veloso. Ah, talaga? Oras sa Sister L. It's 4:47. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat to walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, iwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat to walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat to walang katapat. Tugtugan, sayawan, tsikahan, at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH-TV. Oras, Sister L. 49 minutes after 4. Hatawin natin ang mga reports. Ilang malalaking transport group sa bansa. Handa umanong tanggapin ang mga drivers na din nag-consolidate at nakadakdang mawala ng hanap buhay. At idideklara ang kolorum ang kanilang mga sakyan simula Pebrero 1. Sino may sabi niyan? Christian Gigolo Manu, please come in. Christian. Lakay, nakahanda ang malalaking transport group bansa na tanggapin ang mga tiyuto na hindi lumahok at nakatakdang magala ng trabaho simula Pebrero 1. Pagtitiyak ng grupong pasang Mazda, Alto Dap, El Tapat Acto, mga ngailangan sila ng mga tagtas na Jupiter, pagtuluyan ng ipinatupad ang PUV modernization program at ang dauman na silang magbigay ng tamang sweldo at inipiso alinsunod sa batas. Ngunit hindi muna nila tatanggapin ang mga Jupiter na hindi maganda ang record at babagsak sa drug test. Kaninang tanghali, naghain ng intervention ng grupo sa Supreme Court para kontrahin ang apela ng grupong Manibela at Piston na maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang korte laban sa PUV Modernization Program. Ayon kay Kaobet Marti ng Pasang Mazda at Lando Marquez ng LTAP, malaki ang epekto ng TRO sa mas nakakaraming chuper at operator pag hininto ang pagpatupad ng PUV Modernization Program na may layunin umanong bigyan ng mas maayos at ligtas sa biyahe ang mga pasahero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Kapag ginuto ang mga driver, sige, mamalimos kayo sa LTFRB, sa DOTR, at sa Mendiola. Samantala, inisyatibo naman ng Senado na magsumiti ng resolusyon na para matalakay na ang economic provisions ng charter change o CHACHA. Welcome naman dyan sa Kamara. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, we welcome ng Kamara ang desisyon ng Senado na talakay na ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas sa pamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa pamagitan ito, uusad na ang pagtalakay para luwagan ang economic provisions ng 1987 Constitution at makatutulong sa ating ekonomiya. Sabi ni Romualdez, hindi na mapipigilan ang pagbabago ng global economic landscape, kaya dapat makasabay ang Pilipinas para magkaroon tayo ng potensyal na makahikayat ang dagdag na foreign investment. Paliwanag ni Romualdez, ang desisyon ng Senado sa pangunan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay patunay sa posisyon ng Kamara na panahon ng resolbahin ang mga balakid sa economic provisions ng ating saligang batas. Aminado si Romualdez na divisive ang usapin ng CHACHA pero handang may pagtulungan ng Kamara sa mga gagawing dialogo sa mga stakeholder para marinig ang panig ng mga tutol o pabor. Tiniyak din ng House Speaker sa taong bayan na didinggin ang kanilang boses at poprotektahan ang kanilang interes para sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na umunlad ang ating ekonomiya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Happy birthday muna kay Noble Edwin Lucas. Wow, 75 years old na siya kayo, Sister L. Wow, naman. Happy birthday, Apo Kabagis Edwin Lucas ng Kawayan City. Pagbati mula kay Kuya Bernie Hosana. Babahado ng Fundador Super Special at saka pinapaitan mamaya. Wow, sarap naman. At ito, ka-birth niya si Manong Benjamin Katuray. 75 years old din na nasa Houston, Texas, USA. Samantala, inisiyatibo ng CHACHA para sa economic provisions gagawing priority ng Senado ay naman kay Senate President Mig Zubiri. Kaya lang, pagka nasimulan to, baka mamaya hindi na makontrol yan. Baka pati extension ng terms at pagdadagdag ng bilang ng Senado ha? At Congressman. Aris number 28, Raymond at Paz, please come in. Raymond. Mayor Piling, magiging priority ng Senado ang pagtalakay sa pagbabago sa mga economic provisions ng ating saligang batas sa pagbabalik ng sesyon sa January 22. Ito ang binigyang brief ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasulang inihain itong joint resolution of both houses number 6 kasama sina Senate Pro Tempore Loren Legarda at Senador Juan Edgardo Sanyangara para sa CHACHA o Charter Change. Ayon kay Zubiri, agad nilang bubuwiin ang Subcommittee on Constitutional Amendments para dito na pamumuno ni Senator Sanyangara na isang abogado. Pagbalik sa bansa ni Senator Robin Padilla ay kanya itong kakausapin para pumayag na bumuo ng Subcommittee. Depende sa pag-uusapan ay posible din na gawin nilang Committee of the Whole ang Senado. Target nila na matapos agad at mapagbutuhan bago sila mag-Holy Week break. Nasa desisyon na ng Kamara de Representantes kung kanilang i-adapt ang personang Senado alinsunod kumano sa mungkay ni Pangulong Bongbong Marcos. 3/4 vote ang kailangan o 18 senador ang dapat na pumupor. Ganun din sa Kamara de Representantes ay kailangan makakuha ng 3/4 vote. Patunay ito na mananatili ang 20 ng Kongreso voting separately para sa CHACHA. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Sige, chachahin ninyo. Chacha mo, baby. Maraming salamat, RH28, dala kay Raymond Advaz. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan naman ang Command Conference ng Armed Forces of the Philippines. Magbabalita si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Elaine, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal at mga commander ng Armed Forces of the Philippines na i-reconfigure o baguhin at pag-ibayuhin pa ang mga diskarte nito sa iba't ibang bantang pansiguridad ng bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff, General Romeo Brunner Jr., yan ang pangunahing direktiba ng kanilang Commander-in-Chief matapos sumama
sa 2023 Year-End Command Conference ng kasundaluhan sa Campo Aguinaldo kaninang umaga. Sabi ni Bronner, bagamat hindi naman dismayado sa kanilang performance noong nakaraang taon, pinag-iisip pa rin sila ng presidente ng umano'y innovative ways para tutukan ng communist terrorist at local terror groups, mga kalamidad at ang problema sa West Philippine Sea. Sa kabila naman ng presensyang ito ni PBBM, hindi naman natalakay sa pulong ang isa ng destabilisasyon kahit sa personal na usapan ni Bronner at ng presidente. Gayunpaman, ipinalala pa rin umano niya sa mga commander na manatiling nagkakaisa at binigyan diin na hindi na kailangan ng loyalty check para sa kanilang hanay. Pakinggan natin si General Bronner. Ang nabanggit po ng ating Pangulo is that just like with the past announcements that he made, no, during his speeches, he said that we needed to reconfigure our approaches to dealing with the different threat groups. Samantala, ipinakilala na rin Lakay at Sister L, ang bagong tagapagsalita ng AFP, kapalit ni Colonel Medel Aguilar, na manatili namang Deputy Chief ng Civil Relations Group. Ang bagong AFP spokesperson ay sa katauhan ni Lady Official Colonel Francel Bernadette Padilla Taborlupa, na naging finalist sa Cyber Security Women of the Year 2023. Siya ay kilalang cyber security expert, naging commander ng 7th Signal Battalion ng Army, nagtrabaho sa Army Management Information Center at naging bahagi ng Presidential Communications Electronics Information System, kung saan siya nagsanay o nag-train para maging ethical hacker. Nagtapos si Padilla Taborlupa ng kursong management bago sumabak sa Philippine Military Academy at naging bahagi ng Shanghaia Class of 2000. Ayon na rin sa kanya, magiging bahagi ng kanyang role bilang tagapagsalita ng AFP ang i-address ang cybersecurity concerns bilang isa sa mga banta ngayon sa seguridad ng Pilipinas ay ang cyber threat gaya ng hacking sa mga website at cyber domain ng pamahalaan. Pakinggan natin katerasong boses ng bagong tagapagsalita ng AFP. In my case, I'll continue with that, giving you the required information necessary in order for us to work hand in hand in the accomplishment of the vision. In terms of the cybersecurity, it's good because it's sort of a buzzword at this point, no? It's really very heavy on technology, and my background in cybersecurity would greatly help also in the new, the out of the box things that we're going to be doing moving forward in terms of the guidance of the president. Ang tinig ni Colonel Francel Padilla Taborlupa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Kakaiba yung pangalan na Colonel Taborlupa. Ayan. Oh, kasi mukhang ano lang yan. Kay, may asawa na eh. Padilla ang middle name. Made in UM, Padilla ngayon na Taborlupa. Diba? Lakay, AFP, tapos di ba si Colonel Jean Fajardo, PNP, o ba parehas na babae ang spokesperson? Actually, marami ng babaeng spokesperson ngayon. Samantala, Jano Gibbs, humingi na nga public apology sa PNP dahil sa umano'y mga lapses sa investigasyon sa pagkamatay ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor at Sister L, halos isang buwan matapos sumakabilang buhay ang kanyang ama, ay humarap sa media si Jano Gibbs para ipahayag ang sama ng loob sa pagkalat ng maselang video sa pagkamatay ng kanyang ama, ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Hindi na napigilan ni Jano ang mapahagulgol habang inaalala ang trauma at hirap na naranasan dahil nawalan ng araw ng mahal sa buhay, ay nagkalat pang maraming mapanirang fake news sa social media. Sa pinatawag na press conference, inisa-isa ni Jano Gibbs ang ilan lamang sa mga vlogger na gumawa ng masasakit na kwento sa social media, gaya ng post na may thumbnail na Jano Gibbs, inamin na ang ginawa at kung ano-ano pang mga paratang ng pag-ugnay sa kanya sa krimen. Dahil dito, sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Lorna Capunan, ay humingi ng public apology ang pamilya ni Jano mula sa Philippine National Police at sa mga pulis na direktang sangkot sa pagkalat ng video. Sabi ng comedy actor, ang video ang pinag-ugatan ng sari-saring mga maling impormasyon tungkol sa pagpano ng kanyang ama. Present din sa sinagawang presko ng kapatid ni Jano na si Melissa Gibbs at ang asawa nito na si Bing Loizaga. Gayunpaman, decidido na ang pamilya Gibbs na wag nang magsampa ng kaso
laban sa mga pulis, maging sa mga vlogger. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At batiin mo natin si Congressman Romulo Kida Peña ng 1st District ng Makati City. At yung staff na si Rona, ayan, huli man daw at magaling, na ihahabol pa rin. Maraming salamat kong Kid. Ayan, kumusta ka na, ha? Showbiz, Sister L. Eto na lakay, si Kim Chu at Paulo Avellino. Nagpositibo naman sa COVID-19. Detalye balita mo, RH. Ay, wala pala pa ng number si Aaliyah. Ang ating yan? Showbiz and princess, si Aaliyah. Ikatlo, Aaliyah. Lakay, Sister L. Positibo sa COVID-19. Ang kapamilya stars na sina Kim Chu at Paulo Avellino. May face-to-face press conference sana ang dalawa ngayong araw para sa relaunching ng kanilang drama series. Pero via Zoom lang nakadalo ang dalawa dahil sa virus. Sina Kim at Paulo ay magkasama rin sa shooting ng Pinoy adaptation ng hit K-drama na What's Wrong with Secretary Kim. Samantala, ang actress naman na si Miles Ocampo ay masayang inanunsyo na siya ay cancer-free na. Matatanda ang sumailalim sa thyroid surgery si Miles last year. Bagamat okay na siya, panghabang buhay na raw ang kanyang gamutan. Ayon kay Miles, malignant at malaki na ang kanyang cancer at kung hindi pa naagapan, ay posible daw itong kumalat. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aaliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aaliyah Ikatlo the Fourth. At yan ang kabuhan nating palatuntunan break time. Ako po si Deo Makalma. Ba't yung ngiti-ngiti ka? Kasi yung New Year's resolution wala na. Minus Miss Thea Pecho Corpu, Sister Elpo, Elaine Apit. Magandang hapon. Happy birthday, Mr. Colonel Rolly Onofre. At Colonel Jake Obligado, Colonel William Uy, at Colonel Esperanza Casiao, at Captain Miljun Peña Florida, at Master Sergeant Domingo Masgay. Susunod na ang mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Oras, 3 minutos makalipas ang alas 5.